Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buong niyang panahon sa pangangaral at pagpatototoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y sarungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan
ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ang bagong awit at sa poon ay iyalay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na tamo, iyong hangad na tagumpay. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ampone buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inulila, pabalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap po sa pang-ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli?" Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako ay paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ko makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ang ating maging gabay sa ating paglalakbay ngayon. Maaaring hindi nila maunawaan o confused ang mga alagad
sa salita ni Jesus na hindi nyo ako makikita sa kaunting panahon, at pagkaraan ng kaunting panahon ay makikita nyo uli. Ito yung mga salita ni Jesus ng pagsasabi ng kaniyang kahihinatnan. Yun bang siya ay mamamatay at muling mabubuhay? Sa gitna ng pagsasabi niya ng kaniyang buhay o pagsasabi ng kaniyang pangyayari na hindi inaasahan ng mga alagad, ito ay hindi nila maunawaan. Hindi natin maunawaan. Kaya sa kanilang hindi pagkaunawa, si Jesus ay nagsalita muli sa kanila na ang hindi pagkaunawang iyan ay pansamantala lamang, sapagkat pagkatapos niyan, makakaramdam kayo ng kagalakan. Yun bang mga salita ni Jesus na pwedeng direkta ay sabihin niya sa mga alagad? Hindi rin natin pwedeng sabihin wala silang pag-unawa. Kaya nga ang mga alagad ay nakikinig sa kaniya. Pinipilit unawain ang kaniyang mga aral, malalim man o malayo sa kanilang karanasan, ito ay pinipilit nilang tanggapin at unawain. Pero ganun talaga ang sitwasyon. Bilang tao, mababa ang ating pag-unawa sa Diyos. Bilang tao, limitado ang ating tunay na pag-unawa sa Kanya. Kaya nga hinihanda tayo ni Jesus sa mas malalim na pananampalatayang dapat nating isabuhay. Sa karanasan natin bilang mga Kristiyano at tagasunod ng Poong Jesus Nazareno, normal na hindi natin maunawaan ang nangyayari sa ating buhay. Normal na nagkakaroon tayo ng confusion. Normal na hindi maarok ng ating sariling lohika o common sense ang mga sitwasyon sa buhay. Normal na tayo ay nagtatanong. Normal na hindi natin maunawaan. Kaya nga sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, hindi lamang tayo sumasalig sa bagay na ating alam. Hindi lamang tayo nakasandal sa bagay na kaya nating unawain. Tayo rin ay sumasampalataya sa mga bagay na ang Diyos lamang ang pwedeng makagawa. Confusion is normal. Parang isang sitwasyon kung meron ka man ngayon na naguguluhan ka. Sitwasyon na hindi mo maipaliwanag o hindi naunawaan ng tao. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay nasa magulong sitwasyon? Upang maunawaan mo, ikaw ay unti-unting lalayo at titingnan mo kung ano ang tunay na nangyayari. At pagkatapos noon, muli kang babalik dahil alam mo kung ano na ang gagawin mo sa sitwasyong meron ka. Ito ang isang bagay na dapat meron tayo. Ang mapalalim ang pananampalatayang bigay ng Diyos upang sa kaniyang inspirasyon makita natin ang kahulugan na mga pangyayari sa ating buhay. Sapagkat kailanman hindi natin madidiktahan kung ano ang takbo ng ating karanasan. Kailangan lagi tayong handa na tingnan ang pananampalatayang meron tayo. Tingnan kung gaano kalalim ang ating relasyon sa Diyos upang mas maunawaan natin
ang nangyayari sa ating buhay. After all, wala naman talagang pwedeng magsabi na kaya kong dalhin ang buhay ko nang wala ang Diyos. Ito ay hindi katunayan na ikaw ay lumalago bilang Kristiyano. Habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay lumalago sa Diyos, kailangan ding lumalalim ang pananampalatayang meron tayo upang maipakita natin sa Diyos na sa kabila ng confusion, na sa kabila ng hindi pagkaunawa, ay patuloy tayong kumakapit sa grasya ng Diyos upang patuloy tayong mabuhay sa ilalim ng kaniyang awa. Hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao ang kaisipan ng Diyos. Kung mangyayari ito, tayo ay nagiging mayabang sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin sa gitna ng hindi pagkaunawa ay inspirasyong nang gagaling sa Diyos na bibigyan tayo ng espiritu ng kaniyang pagkaunawa upang tayo kahit na sa kabila ng hirap ng buhay ay patuloy na maglalakbay at magpupunyagi hanggang makamit natin ang tagumpay sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa kanya. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatototoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng napapagpaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos,
inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po.
ay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sa langit sa daigdig. Minamahal kitang tunay ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.